Muli po, nagbabalik ang inyong lingkod at kasama sa Ministeryo ng Panginoon, si Blessed Farmer TV. Kumusta na po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng mundo ngayon sa oras na ito. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Nawa ay maging mapagpala ang mga buhay at araw na nagdaan sa atin. Muli, samahan niyo ako sa ating pong tatalakayin ngayong gabi na ito o araw na ito may patungkol sa Kristiyano o tinatawag na tunay na Kristiyano. At ngayon, mga bagay na ito ay makikita natin bakit nga ba mayroong Kristiyano sa impyerno. Tama ba yung nabanggit ko? Kristiyano sa impyerno o Hades? Tingnan po natin. Shout out po sa mga taga Mileba Family, Mileba Technology. Diyan po ako dati nagtrabaho sa Laguna. At bago ako mapunta dito muli sa Saudi Arabia. So, especially kay Ma'am Joy, kay Boss Rod, kay Sir Philip, Sir Marlon, Sir Justin, na mahuhusay ng mga technician. Lahat ata kayang-kayang i-repair niyan. Basta punta lang po kayo sa Mileba Technology. Yan po, mahuhusay po ang mga technician po dyan. Kaya, ganun din po kila Ma'am Sheila, Ma'am Luella, at dun pa sa iba nating mga kasama dyan na hello sa inyo lahat. Pasensya na kayo at nakalimutan ko na ang inyong mga pangalan. Pero binabati ko kayo at salute ako sa inyo, sa inyong masigasig at maayos na samahan. Ganun din ang inyong kumpanya ay salamat at naging bahagi ako dyan. So ganun din si Ma'am Shea ay nangihingi ng kanyang prayer at silang mag-asawa. Kung ano man, Ma'am Shea, ang iyong panalangin ay kasama kami, kasama ako sa panalangin mo. Ganon din mga kapatid at mga kapwa ko mananampalataya ay salamat sa patuloy niyong pagsubaybay, pag-views ninyo, panonood ninyo, at patuloy na pag-subscribe sa ating channel. Yun naman po na bago pa lang tayo sa ating channel na ito at ang gusto natin, ang gusto ng Panginoon ay mas marami pang makaalam o makadinig. Although na ang YouTube ay napakarami ng mga channel patungkol sa salita ng Diyos. Pero naniniwala po ako, ito yung isang pagkakataon na hiningi ko sa Diyos. Kaya alam ko po, sasamahan niyo ako sa journey na ito, ministry na ito. Kabilang na po kayo, lahat ng mga nabanggit ko, ng mga subscriber o magsusubscribe pa lang ay kasama po kayo sa ministry natin. Kaya muli, salamat po sa inyong lahat. So dumako na po tayo, wag na po nating patagalin. Ano kaya itong mga Kristiyano na ito na nakita sa impyerno? Aha. Kung natatandaan niyo po yung sa Ebanghelyo ay si Lazaro, nung namatay si Lazaro. Si Lazarong sugatin at ang inaabangan na lang niya ay mga tirang mumu o pagkain sa mayayaman. Yun na lang ang kinakain po niya. Siya ay mahirap. Pero dumating ang pagkakataon na kinuha na siya ng Panginoon. At gayon din ang mayaman, kinuha na rin ng Panginoon. Sa madalit sabi, sila ay namatay ang kanilang lupang katawan. At si Lazaro ay napunta sa langit o tinatawag na kasama ng Diyos, at ang mayamang lalaki naman ay napunta doon sa impyerno o Hades. So kaya totoo po ang langit at ang impyerno. So kaya kung ikaw po ay naniniwala sa ganitong pagkakataon, sa ganitong nilikha ng Diyos, ay ipagpatuloy niyo po ang inyong pakikinig at panunood sa ating channel na ito.
Huwag na po nating pagtagalin. Nilagyan ko po o binigyan ko po ng title ang ating pag-uusapan, ang sinong Kristiyano ang nasa impyerno. Mayroon po tayong tatlo. Mahilig po kasi ako sa tatlo eh. Laging tatlo. So, ang una ay natural man. Sino ba itong mga natural man na to? Basahin po natin sa sulat ni Pablo sa mga 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. O yun to pong natural man, ito yung hindi kumikilala sa Diyos. Alam niyo po yun, ano? Yung hindi talagang hindi siya kumikilala. Ang alam lang niya, nabuhay siya, ipinanganak siya, at ayon sa kanyang karunungan, kaya nagpapatuloy ang kanyang buhay at mamamatay siya na gano'n na lang. So, ang natural man ay hindi kailanman sumagi sa kanya ang Diyos, at hindi siya naniwala sa Diyos. Naniwala lang siya sa kanyang kakayanan at sa kanyang pananaw sa buhay na lilipas lang ang tao. Manganganak, ipapanganak, at lilipas lang ang tao. Ano? Ito po yung natural man na binabanggit. So kaya, bakit natin sinabing natural man? Sabi nga dito, sa verse 14 na binanggit, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng Espiritu. So, kaya hindi po niya kinilala ang Espiritu ng Diyos, sa Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanila. Kailanman ang pagiging maka-Diyos ay pinakamababang uri sa kanila at hindi halos ito kinilala. So kaya, tingnan po natin doon sa tatlong babanggitin natin kung saan ang kategorya po natin. Ano? So, may patungkol pa rin sa tema natin na may mga Kristiyano pala sa impyerno o Hades. Pero itong natural man, hindi natin matatawag na Kristiyano kasi hindi nga siya kumilala sa Diyos. So, ibig sabihin, saan pupunta ito? Impyerno, pero hindi sila Kristiyano. Hindi sila kumilala, kaya ang sabi ng Panginoon, ang hindi kumilala sa akin ay hindi mapupunta sa aking kaharian. Okay. So, pangalawa, ano yung binabanggit ng pangalawa? Kung yung una ay natural man, yung pangalawa ay spiritual man. Okay, dito na po papasok yung pagkakilala at yung kumilala sa Diyos. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 2 verses 12 to 13. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos. Verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ayun, maliwanag po. Ang spiritual man, ito yung mga tumanggap sa Espiritu ng Diyos, hindi ang Espiritu ng sanlibutan. So, yung una, yung natural man,
talagang nagmula sa kanilang talino at kakayahan, mapapanganak at mabubuhay, mamamatay lang sila. Pero itong spiritual man, ito yung tumatanggap ng espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na ibinigay na walang bayad sa Diyos. Ang espiritu po, hindi po ito binibili. Hindi po ito kayang bilhin ng mayayaman. Pero kayang o pwede tayong magkaroon mahirap o mayaman man. Ano po? Yan po pagkakaiba ng dalawa na to, ng natural at saka ng spiritual man. Ano? Yung spiritual man, konektado ka na sa Diyos. Ano? Ito na yung palasimba, may mabuting gawa, isinasapamuhay ang pagiging Kristiyano. Lahat ng plano niya isinasangguni sa Diyos. Yung mga binanggit natin sa last mga video na bunga ng espiritu, ito na po yun. Dito na sa spiritual man. Dito na. Dito, ito na po, magmamanifest na po. Dito yung mga bunga na ating mga upload na nakaraan. So, dito talaga makikita at dito mo masusukat kung hanggang saan talaga ang pagiging Kristiyano mo. O, di ba? Ay, nakaraan yung temptation. O, yan. Kung hindi nyo pa po napanood, pwede nyo pong balik-balikan ang mga videos natin. Meron na po tayo mga tinalakay po dyan. Ano? Konti pa lang po mga video natin dahil almost 13 days pa lang naman po tayo sa larangan ng YouTube platform. Kaya tayo po ay inspired po ako ng Holy Spirit. Kaya naniniwala po kayo, naniniwala po ako na hindi niya ako pababayaan, maging kayo din sa lahat ng naaabot ng aking message na ito ay kasihan kayo ng Banal Espiritu. So ituloy po natin itong spiritual man, although na masasabi natin na hindi rin siya perfecto, pero mas nananaig sa kanya ang pagiging makadiyos. So kaya sa binanggit dito ng mga talata, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan tao. Yung karunungan tao, ito yung mga natural man. Pero kung ikaw ay nasa Diyos at nasa spiritual man status ka, wisdom ang nasa iyo. Ano yung wisdom? Hindi po nakukuha sa eskwelahan o sa edukasyon ng wisdom. Yung wisdom, galing po sa Diyos yan. At yung knowledge, yan po, na-adapt sa surroundings o kapaligiran o sa eskwelahan o sino pa man. Yung wisdom, malalim yan. Hindi kaya paliwanag. Blessing ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, pag meron kang wisdom, kasama natin ang Diyos. Amen. Ayan. So, magpatuloy po tayo. Ang panghuli, ulitin lang po natin, review lang po natin. Number one, natural man. The second, spiritual man. At the last, o pang number three, ang carnal man. O, ano yung carnal? Ano ba yung carnal? Tingnan niya po natin sa 1 Corinthians again sa chapter 3 verses 1 to 4. Basahin ko po. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kung hindi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon.
wala na nga ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo'y mga nasa laman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga nasa laman at kayo'y nagsilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apollos. Hindi baga kayo'y mga tao. Yan. Ito pala yung carnal man, mga kapatid. Ang carnal man ay pinagsamang natural man at spiritual man. Paano yun? Paano yun? O ibig sabihin, yung carnal man, kumilala ka sa Diyos, nakilala mo ang Diyos, pero sa isang banda, nakakita ka lang ng isang pangit at hindi maganda, natisod ka na. Anong natisod? Ay, ganun naman pala siya. Back out ka na. Ano bang klaseng Kristiyano to? Sasabihin mo sa kapwa mo, nakapuna ka. Sa kapwa mo, nakita mo yung mali ng kapwa mo. Kung ano-ano na sinabi mo, hindi mo nakita yung sarili mo, kung ano naging mali mo. Ito po yung carnal man o carnal Christian. Spiritual Christian, going to holy. Carnal man, going to, saan po? Impyerno. Kaya pala merong impyerno para doon ilagay ang mga Kristiyanong hindi sumusunod sa gusto ng Diyos. Ginagamit ang pangalan Diyos sa kanilang interes. Kaya pala nakakakita at merong mga Kristiyano sa Hades o impyerno na doon ang kaluluwa hindi mamatay-matay dahil sa kumukulong apoy, nagniningas, sobrang init. Mga kapatid, sana maalarma tayo. Tingnan natin sa tatlong ito kung nasaan tayo. Ang una, natural man, walang Diyos na kinikilala. Pangalawa, spiritual man o spiritual Christian. Kinilala ang Diyos, sinunod niya ang Diyos, hanggat maaari, hindi siya gagawa ng lihis sa plano ng Diyos. Laging kalooban ng Diyos ang nasusunod. And the last, ang carnal man o carnal Christian. Kumilala sa Diyos, pero yung kanyang gusto pa rin ang nasusunod. So, sa palagay niyo, sa tatlong binanggit natin, alin dito ang pupunta? Sa impyerno. Siyempre, number one, yung di kumilala sa Diyos, automatic. Ang pangalawa, ang spiritual man na kumilala sa Diyos, mananatiling nasa Diyos. Langit ang ipinangako sa kanila. Buhay na walang hanggan. And the third and the last, ang carnal man o Christian, kasama ng mga natural man na nasa impyerno. Mga kapatid, maging alarma tayo. Nasa ang estado pa ba tayo? Nasusunod pa ba ang Diyos sa buhay natin? Pagsasabuhay. Laging isangguni sa Diyos ang inyong mga plano upang hindi tayo malihis sa kanyang kalooban at hindi humantong sa lugar na Hades o impyerno. Mga kapatid, kung totoo at wagas
na isinuko mo ang iyong kasalanan sa Panginoon at ang buhay mo, makikita at makikita na espiritong nagmula sa Diyos magmamanifest sa buhay mo ito upang ikaw naman makapag-impluensya ng mga taong pwede nating hanguin sa impyerno. Hindi ko sinasabi yung nasa impyerno, hanguin natin yung kasama natin na nanabubuhay dito sa lupa na meron pang pag-asa. Malaki ang magagawa natin para sa kanila. Impluensyahan natin siya nang ibinigay ng Diyos ng banal na espiritu. Mga bunga ng espiritu, ipakita natin upang tayo ay maging kagamit-gamit at instrumento tayo para sa pagliligtas ng lahat. Pagpalain tayo ng Diyos na lumikha sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.